We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in North Central Luzon, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Balitang Amianan. Masantos siyang araw na ibagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si John Punsoy. Mga kapuso, nakararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon dahil sa paglakas ng bagyong bising. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King? Si Jay, sa kasalukuyan medyo makulimlim at mahangin ang panahon dito sa lungsod ng Dagupan, ganun din sa ibang lugar dito sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ayon sa PAGASA, epekto pa rin ito ng bising, napalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Lumakas pa muli ang bagyong bising habang papalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, eastern portion ng Papayaw, maging sa ilang bahagi ng Kalinga, Isabela, Quirino at Aurora. Yung nararanasan natin na makulimlim na panahon, yan pa rin yung dulot na ng outer wind flows na naapektuhan ito ni Typhoon Bising. Inaasang lalapit ang bagyo sa Kalayan, Cagayan bukas. Sa Biyernes naman, posibleng lumapit ang bagyo sa silangan ng Itbay at Batanes. Samantala, patuloy pa rin ang pagpapakawala ng tubig sa isang gate ng Magat Dam sa Ramon Isabela. Sa Barangay Bunuan Gazette, Dagupan City, abala si Mang Edward sa pagsasaayos ng kanyang bangkang pangisda. Sobrang apektado kami dahil hindi kami makapalaot. Dahil itong bagyo, delikado. Oh, talagang masisira yung bangka. Kalalaki ng alon yan. Naka-blue alert status ang MDRRMC sa pagbabantay sa bagyong bising. Below normal pa ang level ng tubig sa Marusay River, pero imo-monitor natin yung tulad ng lagay ng panahon natin ngayon at ganun din yung lagay ng panahon sa upstream dahil kung sakali man po na ulanin sila ng dere-derecho doon, bababa po yung tubig sa ating Marusay River. CJ, ayon sa PAGASA, may bilis na 10 kilometers per hour ang bagyong bising habang ito ay papalabas na ng PAR. Asahan naman umano ang mga localized thunderstorm, partikular dito sa probinsya ng Pangasinan, lalo na tuwing hapon at gabi. Patuloy namang mararanasan ang malinsang ang panahon dahil pa rin sa easterlies. CJ. Maraming salamat, King Guevara. Doble dagok ang naranasan ng isang pamilya sa Urbistondo, Pangasinan dahil habang pinaglalamayan ang yumaong padre de pamilya, nasunog pa ang kanilang bahay. Nag-aalerto Russell Simorio. Doble bangungot ang pinagdadaanan ng pamilya Alcaide mula sa barangay Angatel, Urbistondo, Pangasinan. Habang pinaglalamayan kasi ang kanilang yumaong ama, nasunugan pa sila ng bahay. Kwento ng anak na si Carl, April 13 ang pumanaw ang kanilang ama dahil sa high blood. Sa ika-anim na araw ng lamay, nasunog ang kanilang bahay dahil sa napabayang kandila. Sobrang hirap po kasi nawalan po kami ng padre sa pamilya. Kailan po yung alam namin na makakatulungan, tapos ganito po nangyari. Sobrang hirap.
hindi namin kaya na ganito nangyari sa amin. Halos walang naisalbang gamit ang pamilya Alcaide sa bilis ng pagkalat ng apoy. Hindi na damay ang pinaglalamayang mahal sa buhay dahil nasa labas ito ng bahay. Sa amateur video, kita ang paglamo ng apoy sa bahay na gawa sa light materials. Nagtulong-tulong ang mga residente na apulahin ng apoy. Kasi namatay na po ako ng asawa, tapos yung bahay po namin nasunog po. Hindi ko po alam kung saan po ipukuha ng ang financial po. Kaya humihingi po sana ako ng tulong. Tinatayang nasa higit 100,000 piso ang danyos ng sunog. Mag-arik po tayo ng kandila. Dapat siguraduhin natin na malayo ito sa kurtina na pwedeng masindihan or maabot ng kandila. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Lola na tumatawid sa kalsada sa Bantay, Ilocos Sur, nabalian ng paa matapos masalpok ng kotseng minamaneho ng pulis. Naka-alerto si Ivy Hernando. Masdan ang matandang babae na ito na patawid sa National Highway ng Barangay Bukig, Bantay, Ilocos Sur. Kahit may paparating na kotse, dire-diretsong tumawid ang matandang babae na kinilalang si Gloria Aquino, 74 anyos, dahilan para masalpok at tumilapon sa kalsada. Kita ang skid marks ng kotse at usok mula sa gulong. So, limarmot lang niya, ma'am, mga panjirwara. Anit, binatang mo tayo. Bakit so pinipart na, ma'am, panjirwara? Tumama umano sa windshield ang biktima na nabalian ng paa at ngayon nagpapagaling na sa paggamutan. Hindi raw napansin ng mga anak ng biktima na umalis siya ng bahay. Ayon sa driver ng kotse ng isang pulis, may pagkakamali rin daw siya. Papasok sana siya sa trabaho ng mga oras na iyon. Hindi pa tanda ako ng banger, ma'am. Nang siya po ang kamungtong at ginamastinalaw, tamo kag-stack kami nito ko namang perfect yung malaktan. Yung kotse hindi naman po kabilisan. Normal speed lamang po. It just happened na hindi niya, accordingly, hindi niya napansin. Nagkasundo na ang dalawang panig na sasagutin na lamang na nakabunggo ang pangangailangan sa ospital ng biktima. Sa ngayon, muling pinag-iingat ng otoridad ang mga motorista, maging ang mga tumatawid na dapat sa tamang tawiran lang. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. 25 detainees nagpositibo sa COVID-19. Mga kliyente, hindi muna pinapayagang makapasok sa Maldan Police Station. May ulat si Claire Lacanilaw. Sa 43 detainees ng Maldan Police Station na isinailalim sa antigen test, nagpositibo sa COVID-19 ang 25. Nakitaan ng sintomas ang isa kaya inilipat na siya sa isolation facility. Nagsasagawa na ng disinfection at sanitation sa himpilan ng pulisya. So ngayon, ang ginawa natin dyan is yung mga priso ay pinaghiwalay natin yung silda na yung positive sa negative ay pinaghiwalay natin para maiwasan po yung hawaan. Mga identified close contact po yun ng isang positive case po namin dito po sa Mangaldan na nakulong din po kamakailan. However, yesterday po was their 7th day of isolation na po. Pero para lang din po makasigurado, rapid antigen test po namin sila. Hindi na muna pinapapasok sa police station ang mga dadalaw na kaanak ng detainee bilang pagsunod sa health and safety protocol. Nag-attend po ako ng pagkain ng asawa ko po. Marami pong bawal. Inigpitan natin yung pagpasok yung mga nagbibigay ng pagkain. Although, meron namang taga-receive sa pagkain nila pero hindi sila pwedeng pumasok. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Nanawagan sa lokal na pamahalaan ang mga bangus grower sa Dagupan City na protektahan ang bangus na sariling produkto ng lungsod. Sundan sa report ni Russell Simorio. Magang nagtungo sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City si Aling Nerlita para mag-angkat ng bangus. Ibebenta niya ito sa kalapit bahay ng Binmaloy para kumita ngayong pandemya. Masarap sa kamalasa, kaya dapat tangkilikin natin ang bangus Dagupan. Medyo mahina ngayon sir ngayong buwan. Nananawagan sa lokal na pamahalaan ang mga bangus vendor sa lungsod na protektahan ang Dagupan bangus. Ikinabahala ng konsignasyon ang napabadala sa pagpuslit ang bangus mula Bulacan na walang mga kaukulang dokumento. Mas mura umano ang mga Bulacan bangus kaya nasasapawan ang Dagupan bangus. Ever since naman maganda ang bangus Dagupan kaya hindi natin masisi yung mga tao na kailangan nilang
ingatan yung pangalagaan yung sariling atin. Pero ayon sa City Agriculture Office, nililimitahan lang sa 600 kilos kada linggo ang maaring ibagsak ng mga bangus dealer mula Bulacan. Hindi naman pinagbabawal ang Bulacan bangus o ibang bangus. Yun nga lang, dapat meron lang limit dahil pinoprotektahan yung Dagupan bangus. Hindi pwedeng napakarami na bangus nariyan, puro Bulacan naman o ibang bayan. Samantala, idineklara ng Malacanang ang April 30, 2021 bilang special non-working day sa Dagupan City para sa simpleng selebrasyon ng Bangus Festival. Tiniyak ng otoridad na masusunod ang health and safety protocols sa simpleng pagdiriwang. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Kanta ng isang Nova Ecijano viral sa social media. Atin siyang kilalanin sa report. Mahilig gumawa ng kanta ang 23 anyos na si Recamis Alviejo ng Gimba Nueva Ecija. Pero hindi niya inakala na magti-trending ang sariling komposisyon na ipinost sa social media. Umabot ng mahigit 57,000 views, mahigit 2,000 shares at samot-saring positibong komento ang likha niyang kanta para sa mga pulis na kabilang sa mga frontliner ngayong may pandemya. May pulis sa ilalim ng araw, binibigay serbisyo at hustisya sa bayan kahit walang nakakakita. So ginawa ko po itong kantang to, ma'am, para magbigay ng positibong mensahe naman para sa kanila. Kasi mas maganda po na tingnan natin yung mabuting nagawa ng isang tao kaysa dun sa mali, pulis ka man o hindi. Ayon pa kay Recami, high school student pa lang daw siya na magsimulang gumawa ng kanta at maging mga tula. Minsan, tungkol po sa sarili kong karanasan, minsan ay tungkol sa mga nangyayari sa paligid ko. Sa ngayon, isang sariling komposisyon na kanta rin ang kanya pang nagawa at unti-unti na rin umuugong sa social media. Mga pulis, sila rin ay tao, hindi sila perpekto, katulad mong normal na miyembro taong Pilipino. Imbes daw na kainisan ang mga frontliner, respeto na lang dahil isinasakripisyo nila ang sariling buhay para sa kaligtasan ng lahat ngayong may pandemya at maging iba pang nararanasang krisis sa bansa. Joan Punsoy, Balita Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa Pantal River sa Dagupan City. Tutukan sa ulat ni King Guevara. Laking gulat umano ng isang residente sa Barangay 1, Dagupan City nang makita niya ang isang bangkay na nagpalutang-lutang sa Pantal River kaninang umaga. Nasa 35 hanggang 40 ang edad na lalaki. Suot niya ang blue na shorts ngunit walang pangitaas na damit. Hindi umano residente sa barangay ang biktima dahil walang nakakakilala rito. Nakita nilang napalutang-lutang yung tao, agad nilang nireport dito sa barangay. Hindi patukoy ng Dagupan City Police kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay na lalaki. Unidentified pa yung victim natin pero nagkakandak pa rin tayo ng follow-up investigation. Saka i-request namin sa SOCO for fingerprinting for possible identification. Dinala muna sa punerarya ang labi na lalaki habang inaalam pa ang pagkakakilala nito. Sa mga nawawalan ng kaanak, maaaring makipag-ugnayan sa himpilan ng pulisya sa syudad. Kasama si Daryl Peralta, King Guevara, Balitang Amianan. Mahigit 37 million pesos na halaga ng marijuana bricks na samsam ng pulisya sa Kalinga. Sundan sa report. Nasamsam ng pulisya ang 37.3 milyong pisong halaga ng marijuana bricks sa Laknog, Tabuk City, Kalinga. Nakatanggap umano ng impormasyon ang pulisya kaugnay sa marijuana na ibabiyahe mula sa Tinglayan, kaya naglatag ng checkpoint. Pero bago makarating sa checkpoint, ay biglang nag-iba ng direksyon ang isang SUV, dahilan para habulin ng mga pulis. Nakatakas ang driver, pinaghahanap na siya ng otoridad. Nakumpiska ang 8 sako na naglalaman ng umanay 311 marijuana bricks na may timbang na 331 kilos.
Arestado ang mag-live-in partner sa drug by bus operation sa isang sementeryo sa Banggid, Abra. Pinadapa ang lalaki sa mismong puntod ng kanyang mga yumaong magulang matapos maaktuhang nagbenta ng isang pakete ng shabu sa nagsilbing pusher buyer. Narecover sa kanyang apat pang pakete ng shabu, baril at mga bala. Mahigit 13,000 pesos ang halaga ng mga narecover na shabu. Ang lalaking nahuli ay kabilang sa high-value individual. Wala pa siyang pahayag pati ang kanyang kinakasama. Sa bisa ng search warrant, 8 pakete ng shabu na may street value na higit 24,000 pesos ang nakumpiska ng otoridad sa tahanan ni Michael Rosabia, 40 anyos, sa Barangay Lusok, Santo Domingo, Ilocos Sur. Si Rosabia ang itinuturing top 1 priority target ng Ilocos Sur. Itinanggi ni Rosabia ang paratang at planted daw ang mga nakuhang droga sa operasyon. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Kabaong na umano'y itinambak sa ibabaw ng isang nicho sa San Jacinto, Pangasinan, ikinadismaya ng kaanak ng yumao. May ulat si King Guevara. Sa mga larawang ito na ipinost sa social media, kapansin-pansin ang abandonadong kabaong na nasa ibabaw ng nicho ng ilang puntod sa Roman Catholic Cemetery sa San Jacinto, Pangasinan. Galit at pagkadismaya ang naramdaman ng kaanak ng mga nakahimlay sa nicho. Nagalit talaga ako kasi parang binastos nila yung kunang mga kun namin, oo. Sila lahat na ano, mga tito ko, mga lulu at lulok andoon. Parang nabastos yung kun nila doon. Hiniling daw nila na tanggalin ang kabaong sa itaas ng nicho ng kanilang mga kaanak. Subalit nang bumalik sila sa sementeryo kinabukasan, nandoon pa rin ito. Natakot ako. Sabi ng anak ko, "Mami, uwi na tayo, uwi na tayo." Nag-uumpisa pa lang ako nagdadasal. Tinungo ng GMA Regional TV Balitang Amianan ng sementeryo. Subalit wala na kaming dinatnan na kabaong sa itaas ng mga nicho. Depensa ng caretaker, ibinibilad lang umano nila ang kabaong. Wala namang kun yun, wala namang laman na buto, na sa sako, nalagay na. Kaya yung may bibisita, siguro nagulat, pero wala nang laman. Pero maalisin naman yung kun, alisin naman yung kabaong dyan. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Umalo na sa mahigit 142.6 million ang COVID-19 cases sa buong mundo. Alamin sa report. Pumalo na sa 142,650,677 COVID-19 cases sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center. Nasa 81,740,981 ang COVID-19 recoveries at 3,041,923 ang namatay. Nakapagdala ang Department of Health ng 9,227 new COVID-19 cases. Dahil dito, umabot na sa 962,307 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nasa 116,434 ang aktibong kaso, 829,608 ang recoveries at 16,265 ang nasawi. Sa simultaneous COVID-19 vaccination, target na mabakunahan ang 1,141 na senior citizens sa Baguio City, maging ang nalalabing 736 health workers sa syudad na kabilang sa A1 priority. Bumaba sa 4,411 ang COVID-19 active cases sa Cordillera Region. Samantala, may 3,650 cases sa Mountain Province, habang 3,607 sa Kalinga. Tinamaan ng COVID-19 ang 37 anyos na empleyado ng gobyerno sa Pagudpod. May travel history sa Ifugao ang pasyente, nakabilang sa 23 bagong kaso ng Ilocos Norte. Pumalo sa 13,432 ang kaso sa Rehiyon 1, 5,557 sa mga ito mula sa Pangasinan at 1,355 naman sa Dagupan City. May 7 katao na nasawi sa COVID-19. Kabilang dito ang pasyente mula sa bayan ng Enrile, Solana at Bugay. Umakyat na sa 409 COVID-19 deaths sa Cagayan Valley. Samantala, pumalo na sa 2,506 ang kaso sa Nueva Vizcaya, 1,476 naman sa Quirino. Patuloy ang pagtaas ng COVID-19 sa Central Luzon na umabot sa 51,057 cases, 13,443 sa mga ito mula sa Pampanga, may 411 cases sa Aurora. Kabilang ang 70 anyos na lola sa bayan ng Botolan sa 14 na bagong kaso sa Zambales. Sa kabuuan, umakyat na sa 112,011 ang COVID-19 cases sa North Central Luzon. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan.
Mahigit 2,000 lehitimong tricycle drivers sa Calasiao, Pangasinan, prioridad na mabigyan ng cash assistance mula sa DOLE. Silipin sa report. Tatlong buwan na tumigil sa hanap buhay bilang tricycle driver si Jojit nang tumamang pandemya nung nakarang taon. Napilitan daw siyang maghanap ng ibang mapagkakakitaan. Nag-labor po ma'am. Tapos yung iba, ma'am, nag-silence iba na naghakot ng mga buwangin. Ganun. Pinayagan ng maghanap buhay ang mga tricycle driver. Pero iba pa rin daw ang kita nung wala pang pandemya. Kasi noon, siyempre may estudyante. Kumpara ngayon, limitado lang ano ngayon ang mga sumasakay. Sinimulan ng pamamahagi ng cash assistance na 5,000 pesos sa mahigit 2,000 tricycle drivers sa bayan ng Calasiao. Mga lehitimong tricycle driver lamang umano ang benepisyaryo sa COVID-19 Adjustment Measures Program o Camp ng DOLE. Sila yung may prangkisa. Nagbayad din po sila noong regarding dyan sa pagkuha ng prangkisa. Sa hirap po ng ano, pamamasada, magkano lang, 20 pesos po ata per head ang ano, singil ngayon ng mga tricycle driver. By schedule at may bilang lamang din ang maaring pumila sa remittance center sa isang araw para may patupad ng maayos ang social distancing. Ang sabi kasi ng DOLE dito is ito yung mga accredited na TODA ng LGU. Ang total natin dito na nabigyan is more than 2,000. Isa ang sektor ng transportasyon sa matinding naapektuhan sa pananalasa ng COVID-19 sa bansa. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. 64 anyos na ama sa Santa Barbara, Pangasinan, pinagsasaksak ng sariling anak, patay. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Patay ang 64 anyos na si Rolando Carion matapos pagsasaksakin ng kanyang sariling anak na si Ray Carl Carion sa Barangay Banawang, Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa pulisya, pinagsabihan lang daw ng biktima ang anak ng sospek na huwag sayangin ng ulam. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang sospek, ngunit ayon sa pulisya, nagsisisi siya sa nagawang krimen. Patay sa pamamaril ang magkapatid na magsasaka sa Barangay Lugod, Kabayan Benguet. Nakilala ang mga biktima na sina Agustin at Cristiano Baliagan. Tatlo ang sospek kabilang ang magkapatid na miyembro ng CAFGO na nakabase sa Tinok, Ifugao. Nahuli ang isa sa mga sospek habang tinutugis pa ang dalawa. Away sa lupa ang tinitingnang angulo sa krimen. Ang gabi rin naman ng mga witness, yung isa lang naman talaga ang bumaril. So patuloy pa rin yung paghahanap natin dun sa ating iba pang mga suspect. Patay ang umano'y tulak ng ilegal na droga matapos umanong manlaban sa bypass operation ng otoridad sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Nakuha sa kustodiya ng sospek ang isang caliber 38 na baril, 5 balan ng 9mm na baril at 5 sachet ng hininalang shabu. Inaalam ng pulisya kung sangkot sa malaking sindikato ang napatay. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Isang barangay sa Dagupan City, binabaha kahit walang ulan. Ilang residente nagre-reklamo. May report si King Guevara. Problema ngayon ng ilang residente ang pagbaha sa Barangay Tapuak, Dagupan City. Pangamba nila ang mga sakit na maaaring makuha rito tulad ng dengue. Ilang beses na raw nila itong inilapit sa barangay, subalit wala pa umanong aksyon. Pero issue po sa amin kasi hindi po kami makalabas ng bahay dahil sa matas yung tubig. Tapos sa sasakyan po, kinakalawang na po yung mga sasakyan namin. Inilapit ng GMA Regional TV Balitang Amianan ang problema sa pamunuan ng barangay. Ayon sa kanila, kabilang ito sa mga priority project ng barangay. Sa katunayan, sinisimulan na rin umano ang pagsasaayos ng drainage sa ibang bahagi ng Barangay Tapuak. Itong Quezon Road ngayon, ang problema is dapat sana naka-include sa budget. Pero dahil sa kumulang ang ating development fund, ang plano namin is ikuan na lang ito sa city. Aapil na lang po kami sa city kasi ang budget kulang. Gumawa na umano ng resolusyon ng barangay upang humingi ng karagdagang pondo sa lokal na pamahalaan.
Ayon naman sa Dagupan City Government, tutulong sila sa naturang problema ng barangay. I-assess ng City Engineering Office at pagka may pondo, okay kay Mayor, ipoprogram namin for implementation. Kasama si Daryl Peralta, King Guevara, Balitang Amianan. Community pantry nagsulputan sa iba't ibang panig ng Hilaga at Gitnang Luzon. Ating silipin sa report ni Claire Lacanilaw. Buhay na buhay ang pagtutulungan ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong may pandemya. Sa Tuguegarao City, pinangunahan ng mga kabataan ang paglikom ng donasyon upang madagdagan ang grocery items para sa mga residente. Pinangunahan din ng ilang individual ang paglalagay ng community pantry sa Barangay Camasi, Peña Blanca, Cagayan. Binuksan na rin ang community pantry sa lahat ng barangay sa La Paz, Abra. Libre ring mamitas ng mga tanim na gulay ang mga residente sa isang vegetable garden sa Barangay Maluwod, Dagupan City. Mga tanim tulad ng talong, kamatis, sili ang maaaring pitasin ng mga residente. Pakikiisa na rin sa proyektong inilunsad ng barangay na magkaroon ng sariling bakuran o gulayan para sa panahon na kailangan natin ng makakain, meron tayong aalingin. Ito po ay bukas para sa lahat. Kinabiliban din ang Go Bike Project na binuo ng grupo ng kabataan sa Bugalyon, Pangasinan, kung saan lumilibot ang mga bike na naghahatid ng serbisyong medikal at namimigay ng grocery items sa mga residente. Hindi naman nakalusot sa ilang kritiko ang paglulunsad ng community pantry sa ilang lugar. Paraan daw ito ng ilan na makahikayat ng individual na umanib sa makakaliwang pwersa. Pabor naman ang kapulisan sa bayanihan ng mga Pilipino ngayong pandemya. Hindi lang po ito trabaho ng government sector, bagkos nandyan po yung community natin para magtulong-tulungan para po sa dinaranas nating pandemya ngayong panahon. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. 99 anyos na Lola sa San Fabian, Pangasinan, pinatunayang my forever sa pagiging single. Si Lola raw kasi ay isang certified na no boyfriend since birth. Tunghayan sa kwento ng Pilipino, hatid ni King Guevara. Teacher is a noble profession. Ito ang pinatunayan ng 99 anyos na si Lola Lourdes, isang retiradong guro at principal mula San Fabian, Pangasinan. Nagsilbi si Lola Lourdes ng mahigit 50 taon bilang guro sa ilang pribado at pampublikong paaralan sa bayan. Sa kabila ng kanyang edad, kaya pa raw niyang magbasa ng libro nang hindi gumagamit ng salamin. The stone that encloses you, but you rose again the third day. I ask you, I have time for everything. I do not need to call for a helper if I could do it. Dahil sa pagmamahal sa kanyang trabaho, no boyfriend since birth din si Lola Lourdes. Busog daw kasi siya sa pagmamahal ng mga kaanak at estudyante. I enjoyed my teaching. Imagine 53 years, 43 in elementary, 10 years in the high school. And I still could not forget. I could even recall everything, even my childhood. Strikto pero mabait. Ganito siya ilarawan ng kanyang mga pamangkin at apo. Nung bata kami, ganun din, very strict talaga. Tapos yung conservative type. Pero as she grows older, yung tumanda na rin kami, medyo mas nagiging open siya. Parang tinatry niyang i-adapt yung generation. Sa darating na May 1, ipagdiriwang ni Lola Lourdes ang kanyang ikaisandaang kaarawan at ang kanyang hiling. My prayers is always say, I've been given good life, good health all the time. That's my prayer, good health. I'm not asking for longer life yet. I'm already on May 1, 100 years. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Dating taniman ng gulay, isa na ngayong pasyalan sa Bantay, Ilocos Sur. Ating pasyalan sa ulat ni Ivy Hernando. Sa henerasyon ngayon, lahat na yata kinukunan ng litrato para i-flex sa kani-kanilang social media. Gaya na lamang ng mga pagkain, pinapasyalang lugar, at kung ano-ano pa. Pero ang isa ngayon na picture perfect ay ang sunflower farm na ito sa Barangay Lingsat, Bantay, Ilocos Sur. Sa laki at dami ng sunflower, kahit anong angulo, tiyak mabibighani ka. Continuous minto man naman, tagmulan, talapintas mo. Madama tayo ng lugar niyo. Pakalagsakan mo, ma'am, no, aduti umay.
Maswerte raw kapag napasyalan ang mga sunflowers sa mga linggong maganda pa ang bulaklak dahil 3 linggo lang ay nalalanta na. Ito raw ang pagsubok ngayon ni Namang Alan dahil nasa ilalim pa ng modified ECQ ang bayan. Patam napintas mo, kin may sa mabenta, hindi. Tataga po tala ito'y pandemya, medyo limakati presyo. Pero umaasa raw si Namang Alan na darating ang panahon na hindi lang lalawak ang kanyang taniman, kundi kikilalanin ang kanilang lugar bilang Sunflower Farm. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando. Balitang Amianan. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Joan Punsoy. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.